Hello po mga kamatchas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon po, bago tayo magpasimulang pumasada ulit ng ating mga series na sinusubaybayan, ay practice muna ako dito sa Leeches. Ayan, so minabuti ko na po na dito na gawin sa computer kasi sa cellphone medyo mahirap ang signal. Sige, tingnan natin dito sa computer, baka magbago-bago. Okay. On and off ang signal sa cellphone, mas maganda pa rin talaga ang connection pagka ano sa computer mismo nakakonek. Okay, so ang kalaro natin ay si Fidemaster Pascal, taga saan ba to? Isang bansa. United Nations, taga UN. Okay. Oops, yeah. Grabe, may pagkabengko na hindi maintindihan niya na. E4. Rook A to B3 na ako para mag-close na. Tapos G3. Bishop G2. Castle. Pagka kayo maglalaro ng blitz, advisable sa ano, sa cellphone nyo gawin. Sa computer nyo gawin. Mas ano siya, mas stable ang kanyang connection. Pag sa cellphone, oo nga, maganda ang pre-moves pero may posibilidad na magloko eh. Napuputol ang connection. Base experience ko, ganun eh. Nakakaroon ng abiriya sa connection. Nagkakaroon ng abiriya sa connection. Yun, medyo nakaporma tayo dito. Sabi ko na genius ang paglipat ko sa computer eh. Kanina kasi naglalaro ko sa cellphone. On and off ang internet connection. Parang hindi kaya ng cellphone ang ano eh, mekanismo eh. Ayun, na G5 mga kamatchas. Buelo ulit tayo na maganda rito, no? So, 17 moves lang. Okay, analyze natin. Hindi naman siya nag-rematch na, no? Ayun. So, may nag-advise sa akin, Coach, bilang sportsmanship, eh, tanggapin mo naman yung rematch. Ayun. Kaya, okay lang kung maghahamon ng rematch. Pero, kung hindi naman, analyze natin. Sige, diretso tayo dito. Buo ba nakikita? May buo, no? Sige. Buksan ko yung computer engine ha. Pagka kayo mag-a-analyze, pwede nyo naman buksan yan. Ayan, makikita yung green button sa taas. Pag nag-green na yan, bukas na yan. Okay. Ano yan eh? Pinaka-latest na Stockfish 13 NNUE. Kaya super lakas niya computer engine yan. Okay, nag-D4 ako. Knight F6, Knight F3, C5, D5. Nag-B5 and then nag-C4. Nag-B4, nag-A4 na ako. Kasi dito, sa aking experience, kapag ka ako nag-BB3, inuunahan ako ng ganun eh, A5 tapos nag-A4 tapos nag-G6 bishop G7. So dito nag-A4 muna ako and then hindi naman ka-capture ang black dyan eh, kasi pag kumapture matutulungan ang puti na syempre pag knight takes ko, di ba? Bukas yung A-file mamaya, weak ang A-pawn. So yan po ang posibilidad na mangyari eh. Then knight B5, mamaya regroup o kaya knight C2, then G3 bishop G2, yan ang development, then castle. Okay, pero yan, sa experience ko, hindi talaga ginagawa yan. So dito, nag-rook A2, bakit? Ang idea ko ay mag-B3. Pero dito, medyo pangpangit nga yung rook A2 ko eh. B3 ang mas maganda. Pag bishop G7, then bishop B2. Yan. Masyado akong naging aware sa paparating na bishop sa G7. So nag-rook A2, bishop G7, nag-B3, castle, nag-G3 para mag-develop. D6, bishop G2. Grabe ka blunder ah. Binablanderan lang ni Stockfish. Blunder daw. Ah, ang tira bishop B2 daw. Okay. Grabe, maselan si NNUE. Nag-bishop G2, then nag-bishop F5, binablanderan nyo. Maselan. Ang tira lang daw ay knight to E4. Ah, para mag-knight C3? Wala, magkakasil lang ako eh. Mag-knight C3 ba? Ah, okay. Kasi pag knight C3, capture po ng pangka-capture. So parang lalabas, 'di ba nga sabi nga ng mga kasabihan, passpawn is a criminal.
kumbaga magkakaroon ng criminal pawn sa C3, no? Yun pala yun, grabacious. Mga kamatsas, inom kayo laging tubig ha, ang init ngayon. Kaya medyo naiisip-isip ko, papakabit na ako ng aircon. Pinubuksan ko na yung bintana, may ventilador pa. Aba, mainit pa rin. Grabacious ang panahon ngayon. So Bishop G2, Bishop F5, Knight BD2, Knight E4, Capture. Castle, may Bishop B1 na palang sikwat oh. So dito, lamang pa rin naman ng puti. Ang ginawa ko, nag-rook B2. Kahit na quality down ako, pero tingnan nyo naman yung power of strong diagonal A1 to H8. Compensated yan mga kamatsas ha. Hindi ko mo, ikaw ay quality down. Pag sinabing quality down, tore ang nawala sa'yo at ang nakuha mo lang bishop or knight. So quality down ang tawag doon. Term yan ng mga chess player na yan ang pinakapampaliwanag sa ganung sitwasyon. No? So dito quality down ng puti. So nag bishop E4, then nag queen D2. Ang idea ko kasi dito ay magku-queen to H6. Kasi weak nga yung dark squares niya eh. So dito, nag-knight D7. Yan ang ano dyan, blunder ratios dyan mga kamatsas. Dito talagang iniisip ko ay mag-F6 na. So, F6 para preparasyon sa queen H6, eh makapaghanda na kagad, makapag-rook F7, mga ganong idea. Yun nga lang, ang drawback nito, itong bishop H3, weak din yung E6 square. Diba nga, sabi nga, for every pawn move, nagkikreate daw ng weak points, no? Weak square or weak pawns or ihina ang pwesto ng pyesa. So ganun po yon. So dito F6 na inaasahan ko or capture na lang ito. Yan ang mga ina-expect ko eh. Tapos mag-e takes F3 ako. Ito nakita ko ito para magamit yung tori sa E1. Queen H6 pa rin and then pag nag-F6 na Bishop H3, Bishop E6 pero hindi pa rin ako sure kung talagang fully compensated talaga yung aking pagkaka-quality down. Basta sa akin, as long as active ang tori at yung bishop pair ko active, so okay na. Yun na lang ang pinaka-pang-compensate ko. So nag-queen D2, nag-knight D7, ito endwines na ito. Queen H6. So ang ginawa, nag-F6, knight G5. Yun ang mabigat dyan. Kasi hindi pwedeng capturein may queen G7 matchas. Okay, so wala eh. Pagka nag-rook F7, kahit simplihan na lang eh. Knight takes E4 na lang para lalabas 2 pieces for a rook. Kasi kung kakapturing ko yon, wala kakapturing lang ng king. Pero winning pa rin. Queen takes sabay bishop takes, winning pa rin ano. Dito, capture, winning pa rin pala. Winning pa rin. Kasi dito ang ibinigay na continuation. Queen F8, then bishop takes E4. So lalabas 1 piece up. Winning pa rin. Ang dami ng winning ways pag knight G5. Ayan. So dito inisip ko, paano kung mag knight F6? Eto pa rin, knight G5 pa rin. Ang idea ha, hatawin ko ng bishop takes, then may matchas sa H7. Yan po mga kamatchas, ang nadali natin ng ano, may pagka-barry attack, no? Yung ginagawa nating barry attack against kings in dyan, yung palagi ang ganyan. Nakaka-attack kagad sa kingside. Medyo nasanay na ako sa ganung idea against kings in dyan setup, so medyo na i-apply natin yung kamandag niya, kumbaga. Ayun, so nakachamba tayo sa FIDE Master ng... Taga saan ba siya? United Nations. Wala, hindi ko maintindihan yung pagkakasulat eh. Oh, ito yung pangalan niya. Haba naman yan. Yan ang pangalan niya. Here, Contain Kalenderspurch Stehen. Parang German ang datingan. Okay. So, mataas din ang rating niya sa bullet. Oh, 2742. Okay, maraming salamat po mga kamatsyas sa simpleng laro na ito. Sana natuto kayo ng mga techniques, strategy na hindi ko mo naka-quality down, eh wala ka ng hope. So as long as weak ang diagonal dark squares, merong mga komplikasyon yon. Kaya dito, kahit na quality down tayo, medyo kahit papaano may pinaghuhugutan ng kumpiyansa sa position dahil malakas ang diagonal bishop A1 to H8. Maraming salamat po sa inyong matigang panonood. Sana natuto kayo sa game na ito at kung kayo ay natuto, pahit naman po uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa game na ito, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.